Thank you so much. Ayan. As we all know, this is an original story of Coco. And he directed this along with Malu Sevilla. Okay. Gusto ko marinig the cast members. Bukod sa napanood namin, briefly describe your role in the movie. Let's start with Sancho. Wala po siya. Ay, sorry. Basilio. Kasi one name word eh. Ako po si Noy dito at pinsan ni Gabo. Ayan. Pinasok ko rin po siya ng trabaho. The rest, panoorin nyo na lang po. Ang sayang, grabe. Sabi niya kanina kuya, cameo daw siya in the last four movies. Ngayon daw, may meaty na yung role. Meron na. Ay, meron na. Pinsan. Gamit na gamit ka naman sa promo. Chika! yun lang. Correct. Eh, napapasunod mo, gusto ko niyang kasama kasi masaya ka eh. Hindi mabubuo yung pelikula to kung wala ako, sabi ni Kuya. Sabi? Kaya, thank you Lord na so, tama pa lang na natawag kitang mali. Chika! Alright, thank you Basilio. Jay! Ikaw ah. Hello po, magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Ako po si Jay Gonzaga, ang role ko po dito ay pinsan po ni Gabo, si Sandro na taga-America po. So, abangan nyo, may mga US scenes ka. Abangan nyo na lang po yung buong pelikula, napakaganda po yung mga shinut namin doon sa LA. Salamat po. Ano yun, nakiusap ka kay Kuyang Bigyan ka rito? O may role ako, talagang galing sa kanya offer. Kasi parang pito kayo dito, nakabudol eh. In-offer ka naman ni Kuya na... Oh yes po, nag-ano naman kami actually nag... talagang defensive ba? Sagot agad talaga. Hindi ah, di ba? Nung nag-ano naman po kami na sabi na banggit naman po ni Derek Coco. So, masaya po kami na magkakasama kami ulit. Naman. True. So, maraming salamat po. Thank you, Jay. Mark! Hello, magandang hapon po ulit. Parang ang gwapo mo ngayon, may naiba, pero you look good. Salamat po. Mm-hmm. Siguro dahil sa pagmumotor. Hindi ko alam. Hindi, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang role ko po dito si Butch. Taga LA po ako. Hindi Lower Antipolo this time, Los Angeles. Talaga. Opo. Isa po ako sa mga pinsan ni Gabo na nagtatrabaho talaga sa Los Angeles. So, tumulong sa kanya, sa journey niya sa Amerika. Ay, maraming ganyan. Makakarelate ang Pinoy sa role mo siguro. Yes po. Yeah. So, abangan niyo po yung pelikula. Ang dami magagandang eksena. Nag-ikot-ikot po kami. Most of the karamihan po ng pelikula shoot around LA. Correct. So, pag pinanood niyo po itong pelikulang to, para din po kayong nag-tour. Nag-tour sa LA. I lived there for a couple of years in LA. At Chicago. Wale. Thank you, Mark. Thank you po. John! Ilang taon na ba kayo? Ilang taon ka nakadikit kay Kuya? 16 years. Ano pa lang? Mga 15 to 16 years. Hindi napunta na doon, ano? Again, magandang hapon po. Very loyal po. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Masaya po ako nakasama kayo ngayong hapon. And I play the role of Rommel po, pinsan po ni Gabo na nasa Amerika. Ang dami niyang dikit na karakter pala. Mabuo lang kayo, ha? Siyempre. Kasi hindi ko na i-reveal na binulungan na namin si Coco na magpapasko, ha? Direk, baka naman kunin mo kung na maligula. Nung nalaman namin mag-shoot sa LA, nagpunta na kami ng LA. Siyempre. Kasi alam mo naman, bakasyon na, may bayad pa. May bill per diem pa, di ba? Bill per diem pa, oh. Ganun talaga makadikit sa ano, sa masayang na generous na tao. Yes. Alright, thank you, John. Again, naging emotional ako talaga sa nasabi ko, na-miss natin lahat si Nash Agas. Nashy! Hello po. Ako po dito si Dino, kapatid ni Kuya Coco. And then ako yung kapatid na sobrang sipag in terms of sa business and talagang tumutulong kay Kuya para mapalago yung negosyo namin dito sa Pilipinas. So, dito lang yung most of your scenes? Oo nga, dito lang eh. Busy ka kasi, manalo ka ng election. Congratulations. Thank you very much. Salamat ano po. Nga, what are you holding? Anong position nga yung you're holding? Konsehal po ng Konsehal bayan. Konsehal na? Yes. Cavite City. Wow, galing. So, congrats na. Thank you very much All po. Alright. Thank you, Nashy. And of course, mahal naman natin, Nikki. Nix. Yan. Ako naman po si Ate Pearl. Kung sila Mark Solis ay may tour of LA, kami ay may tour of QC. Tour of Manila. Hindi, pinsan ko si Gabo. Yan, okay. Magkakasama kami doon sa yung kanyang racket na yung negosyo niya na kaya natutulong kay ano, kay Trisha. The ultimate jowa experience. Ayun pala 'yon. Yes. So, pakete, ayun tama, business proposal. Yes. Business pala 'yon.
Happy for you, Nyx. Thank you. I'm happy seeing her that she's working with ABS-CBN Film Productions. Rochelle, please share your role. Hi, ako po dito si Daisy. Hindi po Shete ang apelido. Pero Daisy yung pangalan ko dito. Ako po ay... Ang taba ng utak ng script writer. Kung ano mga naiisip? Ako po ang kababata dito ni Trisha na ginagampanan ni Jody. Ah, dikit ka kay Jody. Yes, opo. Alright, exciting. Super. Sobra. Lahat sa akin parang magic ngayong araw na to. Sinasabi ko nga kay Jody na pati yung VO kanina na boses, oh my gosh. Tapos nandun yung mukha ko na parang, oh my gosh, ang surreal. Actually, ninalamig po ako. First time kong nilamig nang nag-promote. Alright. Thank you, Rochelle. And of course, Jodes, alam kong hindi sa'yo, alam kong very picky ka when it comes to project, pero tinanggap mo to. How special is Trisha, the role mo as Trisha here, the project as a whole? Well, yung role ni Trisha is different from the other roles that I've done before. Oo, kasi mas na-realize ko when I was doing this project. And thank you very much kay Direk Coco na naisipan niya ako na isama sa proyektong to. Kasi parang nakaka-miss din pala na gumawa ng something na light, na rom-com, ganyan. Kasi TV? For the past how many years I've been doing drama. So, nakakatuwa din gumawa ng ano, ng kalma and chill lang na character. Ano pa ba? Ah, well, ang role ko dito si Trisha. So, ano siya? Am-girl siya, pero umalis siya ng Philippines when she was about 14 or 15 years old. And then, well-off naman yung family nila sa States. And then, something happened to her na kailangan niyang bumalik sa Manila to heal her broken heart. And then, dun niya na-encounter si Gabo. So, pagkatapos nun, panoorin niya na lang kung ano yung mangyayari nung nagkatagpo silang dalawa. Yes. Correct. Yun ang exciting part. Kuya, Direk Coco, please. How exciting si Gabo. Ayun. Ang sarap ah. Ang yummy. Natutuwa ako kasi yung combination ng mga actors, talagang ano, para siyang fit na fit po sila sa bawat character na ano na ginagampanan nila. And naisip ko kasi itong project na to na kasi nga alam ko magdi-December, ganyan. Eh, di ba, ang tagal natin na hindi nakala, almost 3 years, hindi tayo nakalabas ng mga bahay natin. Tapos di tayo nakapanood ng sine, na which is yun yung traditional natin ng mga Pilipino na kapag Pasko, ito na yung parang reunion lahat ng mga pamilya natin, ng mga barkada, ng mga asawa, anak. Parang sabi ko nga ganun, bakit hindi tayo gumawa ng isang pelikula na alam natin na baka sakali matulungan ulit natin yung industriya na makabalik. Yung mga tao na ito yung magiging dahilan, yung mga pelikula ng Metro Manila Film Festival ngayon na naggawaan. Na natutuwa talaga ako kahit si Vice gumawa ng pelikula ngayon. Tapos napakaraming mga magagandang pelikulang kalahok ngayon. Nakakatuwa kasi nagtutulong-tulong lahat tayo ngayon sa industriya para muling makabalik ulit tayo dito. Ganda naman ang kuya. And then, yun. Kaya ako nung naisip ko, habi ko, dapat ang gawin natin na pelikula, yung makakapag-inspired sa mga tao. Dahil alam naman natin yung hirap na pinagdaanan, yung lungkot, yung tagal natin hindi nakalabas ng bahay. Siyempre, kung gagawa tayo ng pelikula, dapat yung mapapaligaya natin sila, mapapatawa natin sila, mai-inspire natin sila, at muling mapapaibig natin sila. Kaya, yung konsepto ng buong pelikulang ginawa namin, talagang kumpleto Ricados. Kaya, kahit sa trailer pa lang, sabi ko nga na parang, pinapanood mo pa lang siya sa trailer, nakangiti ka na. Actually, kanina. Thanks, kuya. Alam, hindi ko ito na-miss, ha? Na-excite lang. Taas lang na energy ko siya, na-excite ako. Pero I wanna hear from, of course, from Manny Manuel. Ayun, hello Manny po. Good afternoon. Hindi ako, usually chill ako mag-host, pero ngayon parang ang ano ko. Go, Manuel. Yes, ayun po. Ako po si Manuel Chua. Yes, ang character ko po dito, si Jordan. Yung sweet na sweet, pagmahal at nagpapainit at nagpapabata sa karakter po ni Tita Nova. Yan. Hindi siya nagpapainit at nagpapabata. Yes, ako po yung nagpapakulo ng kanyang dugo. Nice.
Well, anyway, yun po, ako po si Jordan. Bali dito po kasi makikita niyo sa character namin na yung pagmamahal, wala sa edad. But parang ba? Natural na natural mong kinikwento yung role. Parang ganyan-ganyan ka in real life, Manuel. Yami talaga. Life, no? Parang natural. Parang yes. Lang, oo. Eh, parang gano'n lang naman po, di ba? Pagmamahal, wala sa edad yan, eh, di ba? It's regardless. Basta pag nagmahal, kailangan totoo. Yun lang naman yun. Oh, wow. Tinilecturean tayo sa pagmamahal as early as na, ha? Ito naman, sarap din siguro magmahal. Joros, your role here? Si Adolf dito. Fifth cousin ako ni Gabo. Pero ako pala nakakaalam. So, ngayon ko palang sinasabi sa inyo. Fifth cousin. Dahil ako lang, kaibigan ako dito ni Gabo. Right. Kami yung kasama niya dun sa racket niya na yung jowa experience. Kapag kailangan mo ng jowa, kami magbibigay sa'yo ng matinding experience. Sinong mas senior sa ganong experience? Siya o kayo? Siya o kayo ka, ikaw? Actually, depende. Sinong mentor kanino dyan ganon? Business talaga to ni, ano, ni Gabo. Hari Gabo talaga. Siya ng love experience. Kami yung mga tropa niya na tinutulungan niya. So, bukod sa mga dancer kami, meron din kaming racket. Dahil nakatira kami lahat sa isang bahay. So, ginagawa niyan para tulungan yung mga kaibigan at kamag-anak? Yung mga, oo. Kasi parang pamilya rin lahat eh. Doon sa ano, nagtutulungan. Ganun naman tayo mga magkakapamilya rito. And just to add, yung buong cast talaga nito, kaya nakikita nyo, bakit pare-parehas kasama ni ano, Coco, kami-kami? Kasi aminin natin, yung mga pinipili naman ni Direk Coco, hindi rin basta-basta. Kumbaga, everyone delivers. Actually, gulatan pag may bago sa cast. Yeah. Hindi, everyone delivers and lahat professional. Parang ano lang yan eh. Di ba sina Adam Sandler, may sariling grupo, Stephen Chow. Ito si Direk Coco, meron siyang sariling flavor. Kapag nakita mo to, ay, maganda tong palabas na to. And ito yung advance pa Christmas namin sa inyong lahat, sa mga manonood natin. Katulad ng sabi ni Brother Coco, para ma-inspire ulit yung mga tao na pumunta sa mga sinehan and to touch people's lives. Ayan. Wow, nice, Jarlos. Thank you. Alam niyo ba, ngayon ko lang nalaman, kanina inamin niya, first time pala nila together magkatrabaho and the role must be real special for Coco to choose the great Nova Bilia for the role. Tita Novs, first time talaga with Coco makatrabaho, both in movies and television? Yes. Wow. First time. Lahat nakatrabaho na nyo. Correct. Tapos, how did you get the part? Paano, in-offer ka? Did Coco call you? Or? You know, may konting istorya. Go ahead, share. I'm a fan of Coco. So, noon pa, sabi ko, gusto ko itong makasama. Sana maging anak ko o anumang role. Basta, mesmerized ako sa kanya talaga. Hindi naman crush. Why not? And why naman yun. Naman. Kasi si Manuel yung... Ngayon, hanggang one time, tandaan mo yung wake, meron kami pinuntahan na meron tayong director na sumalangit na wa. So, ngayon sabi ko, andun siya, andun din ako doon sa punerarya. Sabi ko, yun si Coco. It's been my dream to see him in person. Ang galing. Sabi ko, yun si Coco. Kuy, gusto ko siya mag-meet. Gusto ko siya magpa-picture ako. I'm a fan. Hanggang sa may kinausap ako sa production, nandun yung mga product, sa mga ano, sa production, mga PA, mga cousin. Dali-dali, kaibigan mo si Coco. Oo naman. Again, pa-picture mo naman. Sige na, tabi ako okay. Doon. Ayun. So, I went. Sabi nga, yan na, tumabi ka kay Coco, di ba? Pa-picture tayong dalawa. Sa puneraria pa. Oo, gano'n, puneraria, ganyan. So, enjoy na enjoy ako. I kept that picture. Sabi ko, ay, naku, nakapagpa-picture. I'm a fan. Tapos, and then, suddenly, my manager, si Van, told me, meron offer. Kayo ni Coco, kasama ka. Kasama ako? Oo, si Coco ang artista. Alam mo sa pelikula ito? Yeah, this one, this movie. Alright. Sabi ko sa'yo, 3 days yata akong... Pwedeng maglambitin si Tarzan sa eye bags ko. Kasama ako. Talaga, Tita Nobs. Ganun pala ang fun, you know? So, finally, yun na nga. Pero, hindi naman kami masyadong nagkasama. There's a scene, magkasama kami. Kasi ako ang lola ni Jody. Ganun. Lola groovy ako. Okay. Yung, sige. Mm-hmm.
men, sige lang, magmahal ka lang, mag-enjoy ka sa buhay mo, kasi ganun ako. Ang anak ko, si Michael De Mesa, at manugang ko, si Jacqueline Jose. Okay. Okay. Yeah, sa mga taga-states kami, pero ako, bumalik ako sa Philippines. Parang hindi ko ma-enjoy doon, dito ako nag-enjoy. Ayan nga, ayan, So, siya pala ang dahilan why you stayed here na for good na. Okay. Tita, yes. Wait, siyempre hindi pwedeng hindi natin marinig kay Coco. Kung natandaan pa niya yun at kung... Cox Bat si Tita Nova yung actually, direct. Actually, nung narinig ko yun na ano, nakarating sa akin yun eh, na ano, na gusto ko kong Tita Nova makatrabaho. Pinapakuha ko siya dati, hindi dito lang sa project na to. Kaso, nasa GMA siya. Hindi ko siya maano, kasi parang si Tita Nova yata may signing contract yata sa GMA. Hindi siya basta-basta makaano sa ABS. Eh dahil ngayon, di ba, parang open na lahat, ganyan. And then talagang nung ano, si Tita Nova talaga pinaano ko talaga. Actually, yung kakaproblema nga sa schedule talagang, pero sabi ko talaga, gawa natin ng paraan kung paano natin maano si Tita Nova. So mukhang may susunod to. Yeah. Damako. Okay. Ay, naku, baka nag-share ako, may mali ako. Alright, so, okay. Pwede na ako magbasa ng questions, right? No? Ng mga, sinend nyo sa promo.